Matapos aprubahan sa San Carlos Negros Occidental ang kautusan na hindi na pwedeng gamitin ng mga motorcycle rider ang full face helmet, lalo na rin itong pag-usapan ng Metro Manila Council. Para sa reaksyon ng mga rider, may unang balita live si James Agustin. James! Gan, good morning. Iba-iba yung dahilan ng mga nakausap ko motorcycle riders kung bakit full face o half face helmet ang kanilang ginagamit sa kanilang mga biyahe. Pero karamihan naman ay pabor kung sakaling magkakaroon ng kautusan dito sa Metro Manila na half face helmet ang kanilang gamitin. Tulad na lamang na ipinapatupad sa isang lungsod sa Negros Occidental. Bilang delivery rider, hindi bababa sa 8 oras ang trabaho ni Conrado kada araw. Sa bawat biyahe, partner niya ang kanyang half-face helmet. Sa full face kasi mainit sa mukha. Tapos pangalawa, parang ang hirap kang huminga pagka yung pagod ka na. Sa mga rider na kagaya namin, o kagaya ko na halos araw-araw na sa kalsada, minsan talaga, mabagal lang ang takbo namin, hindi naman matulin eh. Kaya kumbaga, parang mas gusto namin yung nakakahinga kami pagka yung matagal na biyahe namin. Kung ang food delivery rider naman na si Jim ang tatanungin, mas mainam pa rin na full-face helmet ang gamitin. For safety sa rider din po sir, para in case na magka-abare sa daan na accident, para di ka masyado, safety ka pa rin sir. Kasi protektado yung ulo mo sir eh. Ang motorcycle taxi rider na si Eric, 2 half-face helmet ang daladala. Isa para sa kanya, isa para sa magiging pasahero. Mas magandang full face kung para sigurado sa sa kaligtasan. Kung sakali magdisgrasya, 'di ba? Pero dahil sa pinatutupad na para makita yung mukha ng pasahero at saka yung rider, wala tayong magawa. Sa San Carlos Negros Occidental, ipinasa ang Executive Order 89 noong Pebrero na nag-uutos sa mga motorcycle rider at angkas na half-face helmet ang isuot. Ang isa sa mga dahilan, ang nakaalarmang insidente ng krimen na sangkot ang mga rider at angkas na nakasuot ng full face helmet at bonnet. Maaari naman daw gumamit ng full face helmet sa ilang lugar sa lungsod. Dito sa Metro Manila, wala pang nagbumungkahi ng ganitong kautosan, pero pwede raw itong pag-aralan ng Metro Manila Council. Handa rin daw sumunod ang mga rider na amin nakausap. Para pagkakaroon ng krimen, lalo na sa mga road rage, misa sa mga rider ng mga private ng mga pagka naka full face, parang hirap din ma-identify eh. Para easy to identify the criminals. Wala mong problema sa ganun sir, lalo na puso ngayon yung mga kriminalidad sa panahon ngayon para mabilis makilala po yung mga gumagawa ng mga krimen kasi po makakita yung mukha. Bili ulit, panibagong gastos na lang po, pero wala naman akong choice. Wala naman akong choice kung ano ipapatupad nila eh. Samantala, Igan, isa talaga sa mga concern ng mga motorcycle riders sa gumagamit ng full face helmet na nakausap ko ay kapag nagkaroon ng ganitong kautusan dito sa Metro Manila ay mapipilita talaga silang bumili ng panibagong helmet at panibagong gastos na naman daw ito para sa kanila. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.